Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang salubong sa mga Aries sa darating na taong 2024. Itong mystical card at saka angel number ay connected sa mga tarot cards. Ito yung mas magbibigay detalye sa reading mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Self-realization. Babasahin ko sa inyo yung booklet nito para mas lalo mong maintindihan. Kung ano man ang pinapaniwalaan mo patungkol sa sarili mo, ito yung dapat mong i-manifest. At yun yung magpapatunay or maipapakita mo sa kapwa mo kung ano ikaw. Alamin naman natin ang angel number mo. May nakita akong baliktad na card, pero di bali na. Aalamin din natin mamaya kung ano yung biggest achievement ng mga Aries sa 2024, ano yung tips para payapa ang 2024 ng mga Aries, at saka yung additional card. Affirm, whatever you are going through, remember, God is in control. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys, lalo na sa mga bagay na pinaplano natin or mga minamanifest sa buhay na gustong magkaroon ng katuparan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Cups, The Temperance at King of Pentacles. Very positive itong tatlong cards na ito. Na ang ibig sabihin, yung mga pinapangarap mo ay magkakaroon ng katuparan. At saka, makakapagpahinga ka na rin sa mga problema na kinaharap mo. At ipinapaalam sa iyo ng mga cards na yung tagumpay mo ay magpapatuloy. Sa businessman or career, merong tagumpay. At saka, ang advice ng mga cards, ito yung magandang panahon para mag-set ka ng goal sa buhay mo. Kailangan din ng pasensya. At kailangan din ng tiyaga. Ipagpatuloy mo kung ano yung hangarin mo sa career mo or business. May mga tao din na susuporta sa'yo. At saka, yung maliit na negosyo mo, mapapalaki mo. Sa mga single, tatlong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, nilet go mo na ang past, positive ang hinaharap mo sa buhay, at saka, ready ka na para sa long-term na relasyon. Kasi, single ka man or nasa relationship, nakatagpo ka ng person na maaasahan, maunawain, at saka responsable. Ay, i-add ko lang guys ha, para sa career, na ang ilan sa inyo magta-travel ka dahil yung trabaho mo nasa ibang lugar or ibang bansa. At saka, yung nangyayaring positibo sa buhay mo, ito talaga yung perfect timing na para sa iyo. Manifestation. Ang ibig sabihin nito ay simula mo na yung journey na gusto mong tahakin sa buhay. Isipin mo kung ano yung ideal life mo. Mag-focus ka sa mga bagay na gusto mong makamit sa buhay para may positibong outcome ito in the future. Marami pang posibleng mangyari sa 2024.
Kaya stay positive at huwag mag-give up. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship ng ilan sa inyo na nananatiling payapa, balanse, at saka may respeto sa isa't isa. Pero ang advice ng mga cards para sa ilan na nasa relationship, balansehin mo yung sitwasyon mo sa buhay. Hindi kasi pwedeng karir lang o kaya negosyo ang focus. Importante rin yung sarili mo at saka ang personal na buhay. Ito yung mga cards mo para sa biggest achievement mo sa 2024. The Moon, the High Priestess, at King of Cups in Reverse. Bago mo makamit yung achievement mo sa buhay, merong person na hadlang. Malalaman mo din naman ito base sa pag-uugali na ipinapakita niya sa iyo na careless at saka hindi rin siya marunong makisimpatsya. Cheater at saka hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Alam din niya sa sarili niya. Marunong siyang kumuha ng tiwala ng iba. Pero kapag alam niya na in love na sa kanya, hindi niya na itatrato ng tama. Sinasabi na ito sa iyo ng mga cards para alam mo kung ano yung dapat na desisyon para sa iyo. Binibigyan ka ng warning ng mga cards na ito na sa financial, huwag kang maniwala sa ibang tao. Huwag mong ikwento yung patungkol sa financial mo, kita mo, ipon mo. Sa'yo lang yan. Kailangan sikreto lang yan. Tatlong cards ito na nagsasabi na merong person na mananamantala. Sa mga single, ano man ang gender mo, meron kang itsura kaya mag-ingat ka sa mga taong lolokohin ka lang. Magaling siyang mambola kaya mapapaniwala ka, kaya mag-ingat ka. Lalo na't merong potential person na magpapanggap na single. Meron na palang karelasyon. At kung bago mo palang kakilala, huwag sumasama agad. Hindi pwedeng pagkatiwalaan itong person na ito. May posibilidad na ma-blackmail ka. Mahihirapan kang kumalas sa kanya. Ito yung mystical card mo na New Beginnings. Sa pagkamit mo ng goal sa buhay, piliin mo yung tingin mong kaya mong mabigyan ng progress or yung ba mabigyan ng sapat na atensyon. Para makikita or makakamit mo na unti-unti yung magandang resulta. Ang angel number mo, 1818. Be prepared to receive the abundance that will come to you, and you have the value and the right to it. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship ng ilan sa inyo, parang hindi ka na sigurado sa person mo kasi meron siya mga behavior na hindi mo maintindihan. At saka ang ilan sa inyo, hindi payapa yung relasyon nyo ng person mo. Yung bang nagdadala siya ng problema sa buhay niyo. Nadadamay ka sa problema niya at saka tinutulungan mo din siya na ayusin yung problem niya. Ang ilan sa inyo, hindi loyal yung person mo sa iyo kaya kailangan mong pag-isipang mabuti kung saan ka safe. Page of Wands, the Hermit, at Three of Swords. Ito naman yung tips para payapa ang 2024. Sabihin ko sa inyo yung sinasabi ng guide mo. Alam mo malaki ang potential mo, malakas ang karisma mo, at saka magiging successful ka at positibong tao. Tapos nag-iisip ka pa kung ano yung problema sa iyo
walang problema sa iyo. Yung taong nakapaligid sa iyo yung problema. Merong person kasi na nagkukos ng pain sa iyo or heartbreak. Sa health, mas i-priority mo yung kalusugan mo. Kung meron kang sakit, huwag mong madaliin na gumaling ka kagad. Relax lang muna. At ang ilan naman sa inyo, meron kang family o kaya kaibigan na hindi maganda yung kondisyon niya, nag-aalala ka sa kanya. Kung meron ka mang dinaramdam, ang advice ng mga cards ay sikapin mo na magkaroon ng recovery at mas tingnan yung mga positibo sa buhay. Sa mga single, may potential person na malaki talaga yung pagkagusto niya sa iyo. Magkakaroon kayo ng relasyon. Kung magtatagal, depende kung hindi ka seloso or selosa. Ang ilang single naman ay hindi pa nakaka-recover sa painful na nangyari sa nakaraan. Sa mga nasa relationship naman, nagpapatuloy yung relasyon nyo ng person mo. Pero minsan, nahihirapan kayo magkahulihan ng loob. Maybe dahil sa age gap. Itong Ten of Pentacles, ang hangad ng person mo, yung simpleng buhay, lalo na kapag may mahirap na sitwasyon, ang gusto niya, nandyan ka. Hindi naman kailangan maging marangya yung buhay. Okay na yung may sapat. Itong Two of Cups, kailangan ipakita mo sa person mo or iparamdam na importante siya, na mahal mo siya. Gawin mo ito kasi pagsisisihan mo sa huli, mahirap makahanap ng true love. Itong the death, ang pananaw mo na maaaring positibo o kaya negatibo. Pero, karamihan positibo. At saka, merong mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Mas pipiliin ang pag-unlad at hindi ka nasusuko pa.